Doon po sa kabila, nandito na po ako sa kabila. Oh, dito ako kanina galing, kaso hindi na po ako nakapag-video. So, dito po yung sa kabila, mga pasyente. Kasi pinaghati-hati ko po yung my student kasi po, di ba, sobrang dami. So, hindi naman maganda nga sa isang pasyente is tatlo talagang student or apat. So, dapat sa isang pasyente, dalawa lang para ma-assist nila yung mabuti. At ang malalaman talaga nila. So, can you raise? Ayun. Tapos yun sila. So, you drink first milk, then you will sleep. So, ayun. Nag-charting na ba kayo? Nag-charting na ba kayo? Nag-ano na kayo? Nag-vital sign na kayo? You uncle ah, you beautiful, you have a beautiful ah. Ayo, you like her? Yeah. Like everyone. How about me? Ano, I feel jealous nila. Especially you. Ayo! Uncle like me, auntie right? He's a playboy ma. He like the girl, he like the girl. He like me also. Two timer. He is very good, very kind. Ayala, long time ago, uncle, no, right? Uncle, no? Good night. Ilang taon na siya dito? How many years you stay here, uncle? One and a half. One and a half? Quiet lah ya, you one and a half. I'm here already 5 years ago, 8 years, you here already. You forget ready. Yeah. Before Uncle, you know, he's so handsome. Until now. No lah. Before so handsome. Now going already. Yeah. Accept or not. Right. No, before Uncle, handsome, no? A lot of girl. Uncle, relax uncle ha. Sayang nagpo ka na ng isa, 'di ba? Pinok mo na, 'di ba? You pok ready one, take out the other one. Take out. Change it. Take out. Make sure. Careful, listen. Make sure if you take the blood sugar, make sure you have a dustbin or plastic to put that through all the rubbish, okay? Just don't allow just like that. Make sure because don't touch, last I told you, don't touch the blood of the patient. Especially if you're going duty in the hospital. Don't touch because you don't know the blood. If you take care of the other people, you must take care of yourself first. Before the other people. Okay? Before you touch if the uncle, this one in the hand is so soft, right? So maybe you must put the two or three. And then, this one, it's so fast you do. If you do this one later because you long time ago already, just change this one because that one later it's become an error. That's one, the one tendency that the tips it's become error. That's why you tell, why error? Because this one you stay long outside. And then this one, if you take out this one, make sure you always close again. So you ready that one? After you ready, you wife ready, then you take this one and then you put. Oh, ayun sabi ko naman eh. Normal. Ano lang naman nila eh. Kung sa baga, exercise pa lang naman nila. Okay, take this one. Oh, yan, four. Four. Okay lang, three. Ilagay mo sa three. Three, sayang. Okay, yan. Okay. Ready na yan siya, di ba? Oh, take this one and then put there.
the swab, make sure this one, don't put everything. You put here up. And then make sure don't touch this one. If you take this one, must you don't no need to touch here because the blood is going here, right? Okay, you must. And then you hold this one. No, here. Here it's a nice technique that you hold this, you hold like that, sayang. You hold no. Yeah. That the nice technique. You poke here this side. Because the blood is easy to flow. Okay. Just at border. Tingin kayo sarilo, may mga pasyente kasi may mga pamilya kasi kung minsan na syempre, minsan may mga doktor, may mga ano din. So, kahit huwag nyo lang hawakan, kahit nakaganon lang kayo sa kanya, nakatingin na kayo, pero ang ano nyo, nakabilang kayo dyan, nakatingin kayo sarilo nyo na 1 minute. Oh. 1. Bilangan nyo paghinga niya. 2. 3. 4. Pero hindi nyo bibilangin kasi kung sabaga ang utak nyo lang, kailangan matuto kayong mag-concentrate sa pasyente. Yun ang mahalaga. Hindi yung naka-headset kayo, kumukuha kayo sa pasyente, tapos kausap nyo yung boyfriend nyo or sino ba, bla bla bla. Pag kumukuha kayo sa pasyente, take out mo ng headset kasi dapat marunong kayong mag-concentrate. Kahit nagsasalita yung family, minsan kasi tandaan nyo yung family, hindi nyo alam mga doktor, mga professional. So bilang isang caregiver, be professional kapag may hawak kayong pasyente. Kasi hahanga sila kapag nakaganon lang kayo, nakatingin kayo sa relo, kinukuhaan nyo yung kanilang nanay or relatives. Tandaan nyo lagi ang relo, nasa sa inyo, nakatingin kayo, nakaganyan. Hindi nyo kailangan hawakan ng ganyan, or gamit pa kayo ng stethoscope. Kasi nakikita naman eh. Yung iba kasi kukuha pa ng stethoscope, parang magpapa. Ah, hindi naman, kasi simple lang, kuhaan nyo lang yan. Oh. Simple lang. Diba? Dito sa kamay niya, hindi nyo naman kailangan, kasi simple lang din, makukuha nyo lang din naman. Mm. Tandaan nyo to lagi. Makukuha nyo lang naman. Mm. O, makukuha nyo lang yan. Hahanapan nyo lang yung pulso niya kung saan. Unan dito. Joke. lagi nyo lang kukuhaan. Madali lang. Diba? Pero dapat, basta lagi wala mo naka-headset at nakipag-usap habang kumukuha ka. Kunwari, baka fake lang pala yun. Diba? Pag sinulat mo yung family, hihimatay na sa sobrang mali ang pagsulat mo dyan, tinakbo na sa hospital. Diba? Tapos sa kanyo siya i-record. Dapat, ang una-una matuto kayo mag-concentrate. Kasi kahit ang family nandyan, nakipag-uusap, kayo nakakonsentrate. Kung sabagay yung utak nyo, hatiin nyo. Yung isa makikinig sa family, kasi minsan ang pasyente nagsasalita yan eh. Nag-aminsa, may pasyenteng madaldal pa sa akin. So, dapat ganun. Tapos yung sa kamay, kahit habang nagdadaldal siya, hatiin nyo yung mind nyo, nagbibilang kayo sa isip nyo. Hindi naman pwedeng nasasalit ang pasyente, magsiri ka, 1, 2, 3. Madidistract naman siya, di ba? That's why you read, you count for your own mind only. Nakuha ko na RR niya, 18. Yun, 18 fur? Lagi may mga fur. 18 BPM. Breathe per minute.